a moment in your bones when the fire takes over. Blood is running, heart is pumping as the battle gets closer. They can say what they want now. Ano ba yung nag-inspire sa akin to do the business at a very young age? Ganito lang yan. Yung parents natin, pa-sunset na sila. And ako, pa-sunrise pa lang ako. So, kailan ako babawi sa kanila kapag tuhuli ng lahat? And that inspires me to do my very best at a very young age. Cause we'll be screaming now. We can be. Ako po ang pinaka-advice na may bibigay ko po sa inyo ngayong gabi is gawin nyo na yung pwede nyo magawa sa mga oras na to. Dahil kung meron man tayong hindi maibabalik na, yan po yung panahon o yung oras na lumipas. Ang tanong, anong nagawa natin sa mga panahon na yun? Tama. Worth it ba? Hindi ba worth it? Kasi alam niyo po, naniniwala po ako na ang pangarap na walang deadline, drawing po. Tatanungin niyo po talaga ako kung ano ba talaga yung drive ko dito mas lumalim. Eh wala iba po kundi yung mother ko. Pangarap po namin ng father ko na mapauwi na yung mother ko from Saudi. Kasi for almost 20 years po, OFW siya doon. Kaya naman, very, very thankful talaga ako, Boss Joe and Boss Carl. Kasi ngayon, last year lang, nag-for good na po yung mami ko. And together, ginagawa namin yung negosyo. Sa lahat na nakaka-relate sa kwento ko, guys, ako po, hindi ako graduate ng college. And especially, galing ako sa hirap. Yung nangyayari sa inyo ngayon, yung napapanginaan kayo na loob, normal yan eh. Pero dapat nandiyan habang buhay, andyan ka. Lumaban ka. Kasi tingnan mo kaming apat, yung lakas ng loob namin, saan kami dinala? Kung kami bata, nagawa namin, bas kaya nyo rin gawin. Bata ka, matanda ka, kayang-kaya mong gawin to. Maniwala ka lang sa sarili mo. Years po kong promoticer ng Alliances. Inuuwi ko lang talaga is yung minimum na sweldo. Kasi minimum wage earner lang po ako dati. Nung nakita ko po itong business na to, itong online franchise, sabi ko sarili ko, ganun din naman yung gagawin. Magbebenta din naman ako dito. Pero this time, every time nagbebenta po ako, ako talaga yung nagbe-benefit. Ayan po, makikita nyo sa picture. Yan. Pero syempre, nagtuloy-tuloy po yung income. Right now, siguro in just 2 years, kumita po ako ng almost 10 million po sa loob ng 2 years. Wow! The last 7 years, I've saved around 600,000 and I'm proud of that, being a cabin crew. Pero last 2 years ago, nagkaroon po ng sakit yung pamangkin ko. In a span of 3 months, lahat ng pinag-ipunan ko for 7 years nawala. When I entered this business, I believe bonus na lang po lahat ng to. At kahit 50 years na maging cabin crew ko hanggang maging senior ako, hindi ko po kikitain ng 30 million pesos. Nung nakita ko to, aside from nagpa-part-time ako rito, nagtatrabaho ako. Bakit? Kasi gusto mo may mapuntahan kay, may pangarap ka para sa anak mo, sa nanay ko. Kasi yung nanay ko na lang yung nabubuhay ngayon. And gusto ko ma-experience niya yung mga bagay na hindi niya na-experience nung maliliit pa lang kami. Sorry, emotional po ako. Sobrang blessed lang po talaga ako kung nakuha ako tong negosyo na to. Kasi alam ko, magbabago yung buhay ko at ng pamilya ko. Share na lang din siguro, no? Nung nag-start kami dito sa online franchise business, parang yung husband ko, okay lang siya. Sige, gawin natin yung online franchise business. Pero mag-work pa din ako. Pero I'm super happy. Kasi na-share niya po sa akin recently lang na talagang ginugol niya na din na within this year, iwan niya na po yung employment niya. Imagine in our 2 years, kumita na po kami dito ng accumulated na 4 million pesos. So imagine, di ba, kung hindi namin ginrab yung opportunity na mag-online franchise business, ang laking pera ng 4 million pesos para pakawalan namin.
trabaho ng mas maaga. Kasi ang trabaho ko talaga 9 a.m. So as much as possible, ginagawa ko 7 a.m. nasa office na ako. Para kunyari, masipag ako empleyado, pero ang totoo, ginagawa ko yung online franchise. At nagpapasalamat ako sa negosyo na to dahil una, nakapag-resign ako, I never imagined that. Pangalawa, nabayaran ko yung credit card ko. At pangatlo, tuloy-tuloy-tuloy yung income ko monthly. Kung papansin nyo dyan sa slide na yan, namamalansya, naglalaba, no? Nagluluto. Pero binigyan ko pa rin ng oras. Bakit? Kasi gusto kong mabago yung buhay ko, yung sitwasyon ko. Yung dating tinitira namin na talagang dikit-dikit na bahay lang. Ngayon, hindi na siya ganun kasi may sarili na akong lupa, may sarili na akong condo unit. Na dito lang tanging sa negosyo na to nakuha. Sikat ako sa amin kasi kakautang. Ngayon, sikat ako sa amin dahil kumikisa ako ng malaki dahil sa negosyo nito. Mahalaga kasi sa mga OFW, meron tayong extra income kahit employed po tayo. Ang maganda sa online franchising business, hindi lang sa Pilipinas, kahit nasa ibang bansa po kayo, pwedeng-pwede nyo magawa yung negosyo. At nagpapasalamat kami sa mga may-ari, kay Boss Carl and Boss Joe, na binigyan sila ng kaalaman para maitayo, maiperform, magawa itong negosyo at naging blessing pa sa mga katulad po namin dito na nagkaroon ng income dito sa panahon ng pandemya. Basically, sa mga kabayan natin, meron tayong formula dyan eh. Ayan yung bahay, negosyo, equals for good. Pero, bakit hindi mo gawin itong negosyong to as a stepping stone para makapag-for good ka earlier dun sa time na tinatarget mo? At natutuwa po ako, no, at so glad na makita na mas maraming OFW ang mag-for good earlier than what they target. My tip to my fellow business owners, dapat matuto po tayong lahat sumabay kung ano yung bago. We must go with the flow. Huwag po natin hayaan na yung kung ano lang yung alam natin or nakasanayan, isang hanggang doon na lang tayo. Nothing is constant or permanent except change. Kaya kailangan patuloy tayo nag-innovate para makasabay tayo sa takbo ng panahon. And most importantly, kailangan makinig po tayo sa mga taong nag-succeed sa negosyo. So I thank God, kasi itong online franchise business, particularly si Toktok, ito po talaga yung negosyo na PP. What's PP? Pandemic-proof business. Sa traditional business, of course, nahirapan ako. Pero itong online franchise business, ito na po talaga ang pinakamadaling gawin. Kaya kung hindi ako sumabay, nga pa rin ako ngayon. Hindi ako naka-recover financially. Kaya thankful po ako kay Boss Joe and Boss Carl. Maraming maraming salamat po talaga sa online franchise business. Ang dami niyong natulungan. Alam niyo ang isang kagandahan dito sa negosyo natin, bukod sa kumikita tayo, is yung time freedom. On our previous businesses, kumikita naman talaga kami ng malaki. Tipong nagagawa rin namin lahat, nabibili rin namin lahat ng gusto namin. Pero after that, is yung pag-uwi sa bahay na pagod ka. Pero dito sa negosyo natin, guys, dito namin first time kumita ng 1 million in just 6 weeks. And ang isa sa pinaka sobrang proud kami is yung may natulungan din kami na isang former chief medical technology sa isang sikat na hospital sa Quezon City. 25 years siyang isang chief medtech. Kumita siya ng 1 million on her first 3 weeks sa negosyo. My name is Ann Bacho. At hindi para magkwento ako ng buong story ko dito. I am here to tell you na yung negosyo nyo na pinasok bukod sa legal, bukod sa marangal, bukod sa big time ito, eh kaya kong sabihin na pangmatagalan ito. Kami ni GM Wright, hindi kami papayag na lahat ng mga tao na ma-encounter pa yung online franchise ay hindi nila ma-experience yung ganitong klaseng buhay.
kasi kayang-kaya naman talaga. Parehong-pareho po tayo na Siomai King franchise din po ako. Parehong-pareho po tayo na Toktok franchise din ako. Parehong-pareho tayo na 60-day program user din po ako. Parehong-pareho po tayo umaattend ng ganitong event katulad mo. Anything is possible. Anything is possible. Alam nyo, you just need to believe in yourself. Believe in us. Believe in our leadership. Believe in everything na kaya nating lahat. Vice President and CEO, Boss Carlito Macadangdang! Our President and CEO, Boss Jennifer Soul! Yung pangarap mo, lagi mo lang yung paniwalaan. Lagi mo lang yung ipaglaban. Because you know, yung pangarap mo, pag hindi mo yan tinigilan trabahuhin, one day, you wouldn't realize you are living your dreams. If you want to succeed, and I know you want to succeed, raise your hand. Guys, kung ano ka ngayon, wala kang excuse. Ask me why. Kasi ikaw lahat ang may gawa niya. Pero guys, lagi nyo lang ito tatandaan, galing sa amin ni Boss Jomo, na we will always fight for you. We will always work hard para itaguyod namin kayong lahat. And higit sa lahat, hindi namin sasayangin ang tiwala ninyong lahat. Ang bottom line ko ngayong gabi, for that to happen, number one, ask me what? Listen to your coach. Listen to your mentor. And kung wala ka pang mentor ngayon, humanap ka ng mentor mo. Ask me why again. Kasi hindi mo kayang mag-isa. Kaya tayo ganito karami dito. Because we are stronger with numbers. Tama? So, i-remind ko lang kayo na tandaan nyo, sa mga nakaupo dyan ngayon, again, kung may nauna, may susunod. To God be the glory. Welcome to the good life.